Ayan guys, umu-order na tayo ng isang box ng mga gatas na Nestogen 0 to 6 kasi mabilis sa atin yan. Nag-i-stock na tayo ng mga Nestle products kasi ang iba niyan ay dadalhin sa kabila. No, so ayan, so may order din tayong Bonamil na maliit, isang box kaso wala pa. Dumating din ang PMF TZ worth 48,000. Okay, so ayan, kung mapapansin nyo kung saan-saan na lang nakalagay yung mga Nestle products namin, pwera pa yung mga nasa flip-top namin at mga naka-display. At yung mga naka-boxes na nahandun sa likod. Meron tayong swak na mga boxes, ganyan. Milo, marami tayong stocks. So far, ayan. So, si Mami Park nyo, nag-encode na ng mga products kasi aayusin na rin natin yung ating inventory. So, ayan, oh, hulas ang peg. Hi, guys! Take 2. Ayan. So kamusta kayo guys? Naging busy kasi ako. Pasensya na kayo, no. So ngayon ay mag-a-update tayo sa ating branch, no. So may mga ipapakita akong video sa inyo ng mga natapos. At syempre, sa totoo lang, gustong-gusto ko na din talagang mag-display at mag-start ng operations doon. Kaya lang kasi mini-make sure kasi natin na yung mga ginagawa doon ay nasa ayos. At syempre kasi ang daddy part nyo ay napakaselan pagdating sa paggawa ng mga ganyan. So kaya bigay na lang natin, no, kahit sabihin pang medyo na-delay tayo sa target date ko talaga, ibigay na lang natin kasi mamaya makikita nyo naman yung hard work ni daddy part. Grabe talaga. Alam nyo po, sabi ni daddy part, nagulat daw yung lahat ng tao doon. Tapos kahit yung mga nakikita ko pagka dumadalaw ako doon, sabi niya, magaling palang gumawa yung asawa mo ng ganyan. Sinasabi nila, magaling palang gumawa ng shelf si Daddy Park. Marunong pala. Tapos, may mga sinasabi pa na, sabi ng Daddy Park, meron daw gustong magpagawa. Sabi ko, di, tanggapin mo kung papayag ba sila sa oras mo na kung hindi rush. Kasi hindi ka rush gumawa. Hindi kasi rush gumawa si Daddy Park, guys. Kaya, kung papayag sila ng ganun, di okay lang. No? Kasi si Daddy Park nyo naman, talagang maayos gumawa, no? At mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga ginawa niya talaga. Grabe talaga yan. Kahit yung may-ari ng may-ari ng nung establishment, nagulat, no? Talagang naano sila, na-amaze talaga sila. At kahit ako, lalo na ipapakita ko sa inyo mamaya, ma-amaze kayo talaga. Matatawa pa kayo. So, itong mga nagdaang araw, naging busy ako. Busy sa stress, busy sa pag-iisip. At syempre, busy sa pagpapaunti ng pag-i-stock ng mga ibang bagay na pwede kong ma-stock. No? So, kung makikita nyo, nag-focus din ako sa Nestle products. Ayan, nakakalat pa. Meron pa yung mga nakadisplay doon at yung mga pinakita ko kanina. Kaya nag-i-stock ang Mami Park kasi pwede akong makapag-stock dahil ako ay merong one-week term na consignment kay Nestle, kay Active Serve Nestle, distributor dito sa Bulacan. So, maganda siya, no? And malapit ko na rin matapos sa wakas yung kay EKC kasi natapos ko yung isang resibo kanina. Ang resibo na lang na nandito sa akin ay 45K, no? At meron pa akong 10K kay Ate Lourdes, malapit ko na rin matapos yan. So, all in all, pagpasok ng March, malinis ang aking mga consignment at makakapag-renew ako ulit. And at the same time, ay sasabay naman itong ating inaasahan na extension ng ating store dito na maayos na rin din natin within the month of May para maging stock room, no? So, I do hope na matapos ng maaga at mabilis yung extension natin diyan. And also, yun nga, ganun, no? So, nagkaroon ako ng problema din kasi nung mga nakaraan kasi po, yung aking tindera na pang-araw, hindi na naman pumasok. Tapos, nagsabi lang na hindi papasok kasi masama pakiramdam. Pero nakita naman ng daddy na naglalakad, pati nung isa kong ahente, kasi nga kilala. So, hindi ko alam kung nagsisinungaling ba or kung ano. But prior to that, galing siya ng day off. Galing siya ng day off. Kasi, yung aking panggabi, nag-i-straight yan mula umaga hanggang gabi, mag-duty yan para pagbigyan yung kanyang day off. And then, pagtapos naman yan, ang magde-day off naman ay yung panggabi. Kaya, mag-i-straight naman yung pang-araw. So, hindi na naman pumasok yung pang-araw. And, bago pa nag-inform na hindi siya papasok, the day na at may operation na. So, nakakairita lang kasi gabi pa lang, tinext ko na, nasabi ko agahan. Kasi nga, day off si Jai, yung aking panggabi. And then, also, wala nang pasok ka na ng mga bata. May pasok ang mga bata dahil mag-e-exam. So, ibig sabihin, walang makakatuwang si daddy dito pag nagbukas. Kailangan talaga may tindera or may katuwang. Kasi, syempre, di naman alam lahat ng daddy yan, di ba? So,
Ako kasi tulog pa pagka ano, pumupunta ako dito mga 10 o'clock, pinakamaaga na 'yon, 9, pinakamaaga na talaga 'yon. Usually punta ko dito 11, 12, pinakamatagal ang 1 o'clock. Kasi natutulog ako, nagbabawi ako ng pagod. So dahil halos straight ako, guys, no? Lalo na kapag kamaaga ako dito tapos hanggang hating gabi nandito ako, duty ako. Talagang patay na patay ako sa hira. So ngayon, kaya papansinin nyo, wala akong times mga extra income. Talagang kailangan, kapag sasayangin ang oras ko, yun talagang business na. Yun. So, ganun nga ang nangyari. And hindi ko na rin siya tinext pa or tinawagan para bumalik. Kasi syempre, unang-una, ayoko sa empleyado, walang respect pagdating doon sa mga kaco-workers na maaabala, masisira yung schedule na dahil sa, dahil sa ka-selfish yan na hindi marunong magsabi. Diba? Kasi mapag-aanuhan mo naman kung may nararamdaman, diba? Wala naman tayong magagawa dun eh, kung talagang may nararamdaman. But thinking na galing ka sa day off, and also thinking na, or knowing na nakita ka na naglalakad ng araw na yung nagpaalam ka na masama ang pakiramdam mo, so foul na. So hindi na ako makakapagpasensya pa na babalik pa siya ulit, no? So kaya hindi, nung una, asawa, problema, ngayon naman, ano? So yun ang mahirap sa mga empleyadong hindi talaga interesadong magtrabaho, yung gustong trabaho, yung hindi sila nahihigpitan, hindi sila naaanuhan. So kaya naman ako, kung hindi ka matyaga sa trabaho, di okay lang. Di maghiwalay tayo, di ba? Ganun lang naman yung kasimple. Nasabi ko lang. Kaya ito yung sinasabi ko na ayoko nang sinasama ang mga tindera ko sa vlogs. Para privacy na rin nila. Kasi nga, ganyan nga yung nangyayari eh. So, nag-try ako na maghanap at nag-post ako sa mga groups. Pero isang groups pa lang yung una na napag-anuhan ko, napag-postan ko. So, imbis na makahanap ako ng tindera, nabash pa ako. No, grabe talaga. Kaya ako napapost sa Facebook eh. Ang daming choosy sa trabaho, pero hindi mga nagpapakitang gilas, eh, mga nagre-reklamo na. Alam nyo guys, di ba sabi ko nga sa inyo, madali akong mag-raise, madali akong magtaas. Kung nakikita ko talaga ang galing sa trabaho. Tingnan nyo yung panggabi kong tindera, magre-raise na po siya sa June. Kasi consistent yung kanyang consistent yung hindi niya pag-absent, galing sa trabaho, maayos siyang, magaling siya. So, talagang deserve niya na tapos na yung 3 months niya na training at saka sa June, raise na siya ulit. Diba, raise siya. Tapos, ang huli kong i-raise sa kanya by August siguro. And baka, hopefully, na makaya ko din, ma-offeran ko na siya na ako magbabayad ang half ng kanyang SSS and Pag-ibig. Hopefully na magagawa natin lahat yan. At sana magtagal siya sa atin. So, yun. So, ganun ako, guys. Kasi naintindihan ko kayo, sabi ko nga eh. Bago nyo maranasan ang ganyang sahod, naranasan ko muna yan. Bago nyo maranasan ang parang nanliliit sa sarili, I've been there. Daddy, please don't interrupt me. My God, it's so hot. It's second, Ayan. So, congrats sa daddy part natin. Makikita niyo mamaya talaga yung mga hard works niya. Mga handmade. Yeah, handmade. Anyways, yun nga, nagkaroon ako ng problema na ganun. So, kaya hindi ako ganun ka-focus sa pag-vlogging kasi I am more focused sa tindahan at sa mga stresses ko. So, nagkaroon pa ng konting a little bit na slight na problema sa family kasi syempre inaayos ko yung sitwasyon nyo ng lola part nyo. So, yun. Ngayon, yun nga, hindi ako, imbis na makakuha ako ng tindera, hindi ako nakakuha ng tindera doon sa una kong pinost na group. So, naghanap ako ng group na po pwede akong mag-post na makakakuha ko ng target na or possible na empleyado. So, nag-post ako sa Bulacan Job Hiring. Nag-post ako doon, nag-join ako, tapos nag-post ako. Alam nyo po, wala pang 1 hour, sumasabog na po ang aking messenger sa dami po ng nag-interesadong mag-apply. Kasi doon ko nakita talaga na napakaraming nangangailangan ng trabaho. Kasi yung iba, syempre, kahit ang daming job hiring doon sa group, syempre, iniisip nila, hindi sila qualified. Kasi nga, kung depende sa pinag-aralan, sa kakayanan, at saka yung convenience nila. So, buti na lang, nung sa dami ng mga nag-apply, meron akong na-interview na through video call. Actually, yung na-interview ko ng through video call, halos diniscourage ko na nga eh. Pero willing kasi siya. Hopefully, magtuloy siya no, sa Monday. Pinapapasok ko ng 9 o'clock. And then, there's another one na malapit dito, na ka-next barangay lang namin. May motor naman, so kaya wala siyang problema, dali hahatid at sundo naman siya rito. So, interested siya. Kasi sabi naman niya, second year high school lang daw ang natapos niya. Tapos, meron daw kasi siyang inapplyan, nakasambahe daw talaga ang porte niya. Eh, ang kaso nga daw, in-check ang kanyang magiging amo. Kaya hindi daw niya pa pinasukan. And then, another thing pa is, sabi niya din,
maliit daw yung height niya, ganyan. Sabi ko, no worry sa akin yan, walang problema. So, tuturuan ka na lang kita. So, dapat willing matuto. Nakita ko naman sa, ano niya, dahil pumunta siya dito eh, para sabi ko, pumunta ka dito. Nakita ko naman sa kanya na mukha namang yung kanyang personality ay medyo okay. So, kaya hopefully na okay talaga siya. Kaya siya ay tatawagin kong Small. Sabi ko kay Jai sa ating tinderang panggabi. Sabi ko, bigyan natin ng nickname yung tindera na isa, si Small. Kasi ang late niya guys talaga, hanggang dito ko lang. Hanggang dito ko lang talaga. So yon, so meaning may aasahan tayo sa Monday na dalawang trainee na tindera. So ano't ano man na may kung may aayaw man isa sa kanila, meron na pong nakaabang na mag na interesadong mag-apply. So yon. So yun ang kagandahan talaga, no? Ngayon, kahit papaano naibsan yung aking stress, kaya naman ako ay may time nang mag-vlog dahil hindi na ako na worry na masyado, medyo nabawasan ng worry natin. So kaya tuloy lang ang life, no? So, na-share ko lang naman yan sa inyo kasi yun nga yung update. So, anyways also, gusto ko bago ko maipakita sa inyo yung ating update doon sa ating pwesto, iano ko muna kayo. I-shoutout ko muna kayo. Nagpunta ako doon kanina guys, and then nakausap ko yung landlord ko na lalaki. Sabi nga niya, ma'am, gusto niyo po ba na i-attach na natin yung lagayan ng bumbilya sa mismong ceiling? Sabi ko, gusto ko na nga pong sabihin sa inyo kasi parang nakakatakot, nakalawit yung mga wires. Tapos yung kanina. So maganda yung, wait ka na? O sige. Maganda yung mga napag-usapan namin. Tapos sabi nga, kailan nga kami mag-open? Sabi ko, inintay ko lang talaga si Daddy Paul. Maraming salamat po muli sa bumati sa akin, no? At gusto ko po sana na mag-shout out kay Mean Castillo. Mami Park, nanonood ako ng vlog mo, pero tinatanong mo kung ano yung MBTC. Oh, hindi ko kasi alam. Literal, sabi nila, more birthday to come po iyon. Ayun, shortcut lang ni Sender. Happy birthday. Shout out. Watching from Aklan. Ayan, Mean Castillo, shout out from Aklan. Thank you. Donna Salamon, happy birthday din daw. Katega 111, ayan, sabi niya, more birthdays, happy 30th birthday, mami, MBTC, more birthdays to come. Ang daming nagsabi sa akin kasi di ko alam yung MBTC. Ayan, swerte talaga kayo, mami, supportive daddy part nyo. Relate much sa pag-uwi sa bahay, wala na pong time sa paglinis, pagod na po noon todo linis pag uwi, pero ngayon iniisip ko muna katawan ko. Importanteng may ipon. More videos po mami, lagi po kitang pinapanood. Meron din po akong Kojic round 15 each, parang 15 din ang benta ko. Tapares tayo, bentahan ko po. May pailan-ilan din po akong rejuvenating set. God bless you more mami. Actually dati ko pang gustong magtinda niyan, hindi ko lang siya nakikita na talagang mas okay kasi ayoko po kasi matulog ang pera talaga sa rejuvenating set. Although depende din siguro sa lugar. So kasi hindi umabot yung request, yung taas ng request para mag-provide ako. Kaya hindi po ako nagtinda. Ngayon, ang gusto ko pong itinda, ang hinahanap sa akin sunblock. So kaya at saka mga lotion. Kaya po sa darating na May, unti-untiin ko po talaga na ikukumpleto ko na mula sa skincare hanggang sa graba. Charot. Sa hardware na yon. So yun lang. As much as possible, we are going to cater all the needs of our area, no? So ang kagandahan guys, kapag nagle-level up ang iyong negosyo, ang pinakamaganda talaga, ang pinakamaganda talaga diyan is yung you are willing na matulog ng konti or ng sandali yung mga ini-stock mong product. Kasi kahit papaano nandun ka na sa level na mako-compensate ng mga fast moving products mo, yung needs mong sales, yung quota mo for a day, quota mo every day, and syempre yung target sales mo in a month. So, pag dumating na tayo dun sa punto na ganoon, nahandoon na talaga na kahit papaano, bye bye daddy. Na kahit papaano, we are somehow succeed in the craft that we choose or in the business that we choose. Kasi we are able na to stock na mag-buffer or yung mga bagay-bagay na in-adds on natin sa tindahan na hindi ka fast-moving ng mga basic natin, ng mga FMCG natin, but hindi tayo nalulugi, no? Yun yung sign na isa na we are not that much bothered na, no? Kasi talagang pinapayuhan sa pagnenegosyo, lalo na pagkabago kang bukas, ay mag-focus ka sa fast moving para mabilis kang makarumi. Pag dumadating ka na sa punto na you are ready na for ads on products na kahit hindi sobrang fast moving pero gusto mo kasi kumpleto, meaning hindi ka na masyadong bothered sa sales mo, ganyan. Okay, so yon. Thank you Katega 111. Kirmeli, happy birthday mami pa. But anyways, dadagdag ko, depende sa i-stock nyo yan ha, kasi syempre kailangan iniisip pa rin natin ang lifespan ng product. Okay, para pag
para bago, no, para maiwasang ma-expire ganyan, no. Nilda Longos Espanto, ano, ang labo ng mata, no. Ellen Pilar, ayan. Highlight 2078. And then user dash RT1ZF7ZZ7B. Laura Labaho, Freya Torpeña, Carl Jean Sumapang, hello Ma'am Carl Jean, Maria Concepcion Abueva, and Malu Aguirre. Thank you for greetings, Mami. True ka dyan. Dapat mag-partner o mag-asawa sa negosyo, pareho ang interest. From Malu Aguirre. Karen Belsena Agustin, happy birthday, Mami Park. Jubilin Bagayo, ayan. Teresita Baron, Ruth Antonio, Winnie 07, and Jess Alba. Okay. Shout out po kay Ma'am Ria. Si Ma'am Ria po ay napakatagal ko na rin subscriber. Nag-comment po siya at nag-happy birthday sa iba ko pong vlog. Shout out din po kay Sherry Lingape. And also shout out to Mama Lorzy, DTV. Marami, lahat kayo, shout out sa inyong lahat. Ayan ang mga girls na magaganda. Tumalikot pa si kuya. Ayan guys, ano pangalan? High Point Hardware. Ano nga ba to? Siling... Piling matanda na to, no? Pagkatapos matanda na po. Bumili kami ng pipe, guys, kasi 'di ba ilalagay natin 'yan dun sa ano, sa bitan ng mga items. Ito, guys. Atin niyo, daddy niyo. Yan, ito kasi lagi kong ginagamit, guys. Yan. Sa mga magtitindahan, anong size 'yan, kuya? 1/2 po. 1/2. Ano tawag do tubo? GI pipe. Ha? GI pipe 1/2. Oh, 'yun ang kukunin niyo, guys, pagka mamimili kayo. Tapos yung mga tagapandi, tagasile, mga nagpapa-shoutout sa akin dito kay bibili kay High Point Hardware. Yes. Ayan, High Point Hardware. Dito bumili si Daddy ng mga ano, ng mga materials niya, kaya nakabuo siya ng mga ano, guys. High Point. Pipicturean ko na lang, guys, yung pangalan. Stealing ano lang. Ayan oh, guys. Oh, yan. Pakalagpas to ng Lumina, guys. Hey! Pabili po. Wow. Okay. Sorry about somebody who wanted to hire me. Somebody? You have a project na? No. You have na your project? Wow! Nice. Hey, Daddy! You put carbo, ano? You put... When it will be, ano? I just got carbo. Yeah. You need to carry. Did the owner already see this? No, not yet. Not yet. Why? Ay, naku daddy, very ano naman, very... Okay. Okay, so when we discussed this, I said put your hand up. You put your hand up. Oh, I put my hand up. Because mom is shorter than you. Oh. So mom can't reach way up there. She would have to get on a stool. Oh. So I said, that's where the height's going to be. And you went, okay. So, that's fine. I did thinking ahead of... This is adjustable. Adjustable? Kasi it's sobrang napaka, ano guys, sobrang parang ang babaw. Ang baba. Kasi ilalagay mo pa yung items, maghahang pa rito, eh binauntog-untog na sa items. But for mom to start with, this is good because this, it'll go long and it blocks the view into the back area. So, long. No, daddy, you adjust. I can adjust, that's fine. Yes, you adjust na now na. But I'm just saying, that is the option. Yeah, you adjust na. But yeah. Good thing na lang. Ito yung binili namin kanina, guys. Yeah, I'm thinking, Daddy, if you can the, you can yes, do... The, and the owner, because he dropped by, he was talking about something else. But No, don't do that, Daddy! No! Daddy, it's bending na, oh! Yeah. It's not going to bend. Oh. Okay na. Oh. Naku, why it's so close naman? What? Why it's so close? Because there's room for more, but it's 10 inches between each one. You don't need more. Ah. It's expandable. Also, we need more pa this. It's expandable for later. Yeah. We need pa more of this. Ayan guys, so. So, ano na lang. Ay, guys, oh, look at this, oh. Wait lang, Daddy. Wait lang. Sasakay ako, Daddy.
Oh, gawa ni Lo Daddy niyo yan. Gawa ni Daddy Park yan. Yan yung pinaglalaban niya sa akin na huwag daw akong bibili. Ito daw gusto niya. Kasi ayaw namin nung nabibili sa Shopee, guys. Kasi maingay. Noisy, di ba? The other one. Kasi we saw someone use... Oo. Napakaingay nung gulong. Nakakairita. Daddy, sakay mo ako. Ay, ayaw yun. Na, you push me. Yeah, I'm gonna push you. Yeah. Right off the edge. You push me. Wait, Daddy, don't. Gagi talaga si Daddy. Wait lang, wait lang. Lagay natin dito. Lagay, we put here the camera, Daddy. Let's put here the camera. You, and then you push me. Wait lang, wait lang. Hala. Wait lang, wait lang. Ayan, guys. Nice one. O, diba? Ang bongga.